Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumayo rin. Araw ng Biyernes. Lumalapit po tayo, nagmamakaawa po tayo. Ang iba sa atin humihingi ng personal na milagro. Galing sa Kanya. Ganyang katindi ang kalagayan ng ibang mga kapatid natin ngayon dito. Magdasal po tayo para sa isa't isa. Sa loob at labas ng simbahan, pati ang ating mga kapatid na sumusubaybay sa pamamagitan ng live streaming sa ibang lalawigan sa Pilipinas at sa ibang bansa sa mundo, ang ating intention, ang pinaka inaasam natin sa kaibuturan ng ating puso naway paboran ng mabait na Poong Jesus Nazareno. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawi mong kami mabihisa ng tanang kabutihan ng puso ng iyong anak na minamahal. At pag-alabi nawa kami ng kanyang loobin at kaisipan, upang kaming naging kanyang kalarawan, ay maging dapat makasalo sa walang maliw na katubusan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami. Kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay ng mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang nakasusumpong ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila nang walang katapusan. Sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na nagpapasariwa sa Israel at manonumbalik siyang gaya ng liryo. Mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga. Gaganda siyang tulad ng puno ng olibo at hahalimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan
sa ilalim ng aking kalinga. Sila'y yayabong na gaya ng isang halaman. Mamumulaklak na parang punong ubas at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sepres na laging luntian at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti. Ngunit madarapa ang mga ngahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatatawad mo yaring kasalanan. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Nais mo sa aki isang pusong tapat. Puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi nang walang kapantay. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Isang pusong tapat sa aki likhain, gaya bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang espiritu mo ang papaghariin. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Magsitayo ang lahat. Pagdating ng Espiritu, itataguyod niya kayo sa tanang itinuro ko. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ngayon sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat, maging matalino kayo gaya ng mga ahas. Matapat gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, iharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatuto kayo sa harapan nila at ng mga hintil.
Kapag nililinis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano sasabihin pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo. Sapagkat hindi kayo ang magsasalita kung hindi ang Espiritu ng inyong Ama magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayun din ang gagawin ng ama sa kanyang anak, lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapupuutan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupunta ng lahat ng bayan ng Israel ay darating na ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Ngayong Biyernes na mahalaga para sa ating komunidad sa Quiapo, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ang ating mga pagbasa, tinutulungan tayo upang lalong mapalapit ang debosyon natin, mapaigting pa, lalo nating kaibiganin, mahalin ng Poong Senyor. Ang mga description lamang dito, unang pagbasa sa mga halaman, mga puno. Ang description naman sa Ebanghelyo, mga hayop. Baka mahirapan tayo. Nandun tayo sa kalagitnaan ng syudad. Kaya po ito, wala naman tayo nakikita mga gubat dito, mga halaman, gulay. Kailangan, kasi nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng kagandahan ng kalikasan. Yung iba pa nga, bata pa lamang, nagsasalamin. Ako po, malaki na po ako eh. Marami na po ako nabasa. Gusto ko makita ang kagandahan ng mga bituin sa gabi. Dito, kahit na maliro ang mata mo. Bira ka na makakita ng mga bituin. Kung pupunta tayo sa lalawigan, may apresyasyon tayo sa kagandahan ng kalikasan. At sa kagandahan ng kalikasan, mapapalapit tayo sa Diyos. Kayo ang lumikha nito. Ang kagandahan ng kalikasan, kayo po ang kagandahan. Sana po ako at ang mga mahal ko sa buhay, mabanaagan, masalabi namin ang inyong dakilang kagandahan. Unang pagbasa, Propeta Hosea. Magkaibigan si Hosea at ang Diyos sapagkat pareho silang, ito yung kataga ng panahon ng lolo ko, naturotot. Ibig sabihin, ang kanilang asawa, babae, pumunta sa ibang lalaki. Si Hosea, ang kanyang asawang si Gomer, pumunta sa ibang lalaki. Ang Diyos, pinagpalit, pumunta sa ibang mga Diyos-Diyosan, mga Baal. Kaya pareho silang nabiyak ang puso. Ang mensahe, bumalik kayo sa Panginoon. Alam niyo ba, magmahal ang Panginoon yung unang pagbasa kahapon. Nung bata pa ang Israel, tuwang-tuwa ang magulang na yung una niyang hakbang na lumakad. Di ba paggapang-gapang at natutong? Lumakad sa dalawang paa, tuwang-tuwa ang Diyos. Kayo, nakalimutan nyo na yung mga unang hakbang natin. Kalong-kalong tayo. Yung pisngi ng Panginoon sa pisngi. Ano nangyari sa sanggol? Pasaway.
pumunta sa iba. Ang description na abstractong description. Pagmamalasakit, pangangalaga, pagmamahal, bumalik sa Panginoon. Magbalik-loob tayo. May mga punong binanggit. Liryo. Sa Ingles, lily. Ito ang bulaklak ng kadalisayan. Puting liryo. Deboto po ako ni San Jose. Yung bulaklak niya, meron po tayong imahin sa simbahan. Meron siyang liryong puti, kadalisayan. Ulibo! Mahalimuyak! Mabango! At ang langis nito, nakakahilom, nakakagaling. At ang cedar ng Lebanon, punong matibay, katulad ng ating nara, mulabe. Nakaparga na ba kayo ng mula? Galing po kami sa Sambales, meron dong mesang mulabe. Malaki po akong tao. Matibay, mabigat yung mulabe na mesa. Ito, kadalisayan ng liryo. Mabango! Katulad ng ulibo, nakakahilom. At ang cedar na matibay. Tayo'y matibay sa pananampalataya. Yan ang mga description ng Panginoon. Sa pagbabalik natin, bumalik kayo sa akin. Sa ating ebanghelyo, ayon kay San Mateo, tayo po'y pinapadala. Tayo po'y nasa misyon. Tayo po'y sinusugo. Tatlo naman, sa unang pagbasa, mga halaman, puno. Dito naman, mga hayop. Maging inosente kayo katulad ng mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Mga asong gubat, mga masasama, mababangis, kumakagat, biyolensya, dugo. Kakagating ka. Maging, di ba? Yan ang description, yung kawan. Kahit na ikaw itim, ilalagay ka malapit sa puso. Kung nawawala ka, kakargayin ka. Yung kordero, yung tupa, tayo'y kanyang kawan. Ang Panginoon ay aking pastol. Kordero, sa gitna ng mga nakakapaligid, na sa palibot natin ng mga masasamang asong gubat. Pangalawa, ahas. Bagamat tayo'y iba yung... ang description naman, maging matalino kayo katulad ng ahas. Inosente nga tayo, baka kaya lang madali naman tayong maloko. Gamitin ninyo ang inyong kaisipan, ang katwiran, ang rason. Ang rason at ang pananampalataya, ipag-ugnay natin upang ipagtanggol, upang maging matatag ang ating pananampalataya. Gamitin natin ang ating pananalita at ang intelihensyang bigay ng Diyos, ang karunungan, ang kaalaman mula sa Kanya. Maging tuso tayo sa mabuting kahulugan. Mautak tayo. Magaling tayong kumilatis. Huwag tayong madaling magpaloko. Una, inosente katulad ng kordero. Pangalawa, matalino katulad ng ahas. At pangatlo, tapat katulad ng kalapati. Ang kalapati, tapat. Yan ang description dito. Simbolo din ng kalapati ng kapayapaan. Rekonsilyasyon. Pinagtatagpo ang mga tao. Pinagtutulay, pinag-uugnay yung mga magkakalayong mga grupo at mga pamilya, mga tahanan. Ito po, sana po medyo, yan ang description ng Diyos na konkreto. Sa unang pagbasa, liryo,
bulaklak na maganda at dalisay. Olibo, mabango tayo, nakakagaling pa. At sedro na matatag ang pananampalataya. Inosente katulad ng kordero ng tupa, kabilang sa kanyang kawan, matalino katulad ng ahas, at kalapati, tapat, at simbolo ng kapayapaan. Sana po ay bilang mga deboto, ito mga katangi ang nabanggit ko ay ating may kultibasyon po tayo. Magkaroon tayo ng mga birtud upang mapalapit sa Kanya. Yun lang po. Salamat po. Sa tulong ni Maria at ni San Jose, nawa po, sundin po natin ang kalooban bilang mga alagad ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, maitiwala sa paggabay at proteksyon ng Diyos. Halina't lumapit tayo sa Kanya na siyang laging handa sa pagkalingang hindi magmamaliw. Tugon po natin, Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging matatag at walang takot na ipahayag ang mensahe ng Diyos sa gitna ng mga pagbatikos, manalangin tayo. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga bansa at ang sangkatauhan, naway mapalaya sa makasalanang sistema ng opresyon at terorismo, manalangin tayo. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Yaong mga nakararanas ng pagsubok sa kanilang buhay may asawa, naway makatanggap ng biyaya na magsumikap na mapanatili ang kanilang mga pangako, manalangin tayo. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Yaong mga pinahihirapan ng takot at ligalig, naway makatagpo ng kaligtasan sa ating komunidad, manalangin tayo. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Yaong mga nabayapa, naway umani ng pabuya sa kanilang mga mabuting gawain sa walang hanggang kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ama, ikaw ang pinagmumulan ng buhay. Lupigin mo ang kadiliman ng kasamaan sa aming mga puso at punuin mo kami ng liwanag na iyong pagpapala. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alagating na pag-aloy namin sa iyo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo. Katawan mo, Jesus Nazareno, alak at tinapay, Satanas ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalaya. Magsitayo ang lahat.
Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ikaw ay puspos ng awa at pag-ibig sa tanan. At dahil sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, ibinigay mo sa amin ang bugtong mong anak na pinakamamahal. Ipagkalo mo kami, makaisa niyang lubusan, upang ang pagsamba sa iyo'y marapat naming maialay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ang sarili ng kami matubos. Kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat, dugo at tubig ay masaganang dumanak, kaya't sambayan ay may dito'y nabanaag. Ito ang sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumasagib sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa ng anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang lahat. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa kami maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniali namin si tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong digdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumayin po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Patawad po sa mga kasalanan.
sa hirap at dusa, ikay kasama ko. Ang sama ko at kasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Buong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay natarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na buong Jesus Nazareno. Buong Jesus Nazareno, kay buti mo. Sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang sabok at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa iyong piging ng pag-ibig na banal ay nagmamakaawang iyong pagbigyan upang si Kristo ay makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat na makatambal siya sa kalangitan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyak mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nila mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikalang ibig at paglilingkuran ng bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesus Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre.